professional na tao, napakahusay na katrabaho, napakabait, napaka down to earth at napakatalino. Talagang hanggang ngayon walang kupas, napakahusay, a staunch professional and a true friend till the end. At eto na, paano ba ang maging TV host? Okay, in my case, dahil dyan sa helicopter na yan, na naging hit, okay, bumili ngayon ng helicopter ang ABS-CBN. Tapos, syempre, wala na silang ibang naisip ilagay doon kung hindi ako. Ah, yun. Kasi ikaw na si Angel Pia. Oo, so okay. I became part of Alasinco Imedia with Julius Babaw and Tintin Bersola. Yan pala storya noon. Tagalog na to, inalam ko rin kung paano sabihin yung traffic in Tagalog. Tapos nakakaloka kasi yung ano before sa hangar from the ground up, yung take off. Ito mula sa tuktok ng ABS-CBN. Tapos bigla na lang magdi-disappear yung building. Medyo nakaka-nervyous ng konti. So that was one thing I had to get used to. Another thing is, it's now on camera. So I have to look good. Example ng traffic in Tagalog. Ano ba yun? Parang mula sa ABS-CBN Broadcasting Center. Ito na po ang traffic report mula kay Pia. Mga kapamilya, ito na ang traffic natin. Mukhang siksik na siksik ang EDSA ngayon. Kailangan talaga mag-bound kayo na maraming pasensya dahil wala tayong magagawa. Medyo 30 minutes yan mula Cubao hanggang Quezon Avenue, yung ganun. Medyo mahirap ng konti, itinataglish ko kasi merong learning curve. Right. Paano mo nahasa yung Tagalog mo? Ayun na nga, nakikinig ako ng mga AM radio, nagbabasa ako ng ng Abante. Ganun ah. Para mahasa. Oo. Hanggang sa naging ganito na ang magsalita ngayon. Correct. Super galing. Pero parang mas matagal ka ba sa GMA 7 kaysa ABS-CBN? Longer in GMA by virtue of Eat Bulaga. Right. And 24 oras. Ayun. Siyempre, nung dumating na yung offer for Eat Bulaga, so variety show naman ito. Oo nga. O paano ka naman napunta doon? News ako eh. Yes. Broadcast journalist yung tinataha kong landas. Bigla ako napunta sa entertainment. O paano nga nangyari? Siguro masyado ang bubbly. Okay. hindi ka credible kung ganyan ka bubbly. Oo. But you enjoyed it. You enjoyed entertainment. Yeah. Kasi it's so much easier. Right. I'm sorry to say. Yes. It really is. Uh-oh. And I guess because my personality suits it din. Also. Diba? Uh-oh. By the time na nangyari yun sa buhay ko, talagang zero hiya na talaga. Kapala na ng mukha to. Pag pinasayaw, game, sayaw. Pag pinakanta, singer ako, game. Oo, totoo ba? So, in when I was in ABS, so nasa alas 5:30 na naging magandang umaga ba yan. Tapos kinuha nila ako sa noontime show sa MTV, magandang tanghali bayan. Yung joke namin, magandang gabi bayan na lang yung hindi ko nakuha. Oo nga. Parang lahat napuntahan mo ng time slot. Lahat ng may bayan, except for magandang gabi bayan, tama. Pero sabi nga nila, yung noontime show na ganyan, pangmasa. Hindi ka ba parang di nila naisip, socialera itong babaeng ito, ha? Paano siya pupunta diyan sa... Dahil hindi namin mabit-bit yung Eat Bulaga. Parang ang naisip nila FMG at that time, baka hindi ako suited for that kind of format. Kaya pilit nila akong nilalagay sa Studio 23. Oo. Manager ko na si Jun Rufino noon. Sabi ng manager ko, naku, hindi tayo sasweldo ng malaki dyan. Kaya the way to go is mainstream. Ayaw niya ng niche. Oh. Kaya inilako niya ako sa Eat Bulaga. Ah, ayun. Inilako talaga eh. Oo, diba? Binili naman ako ng Eat Bulaga. Mabenta naman. Bumenta naman ako sa Eat Bulaga. Eh, nagtagal ka rin doon, right? Yun ang pinakamatagal talaga. I was there from 2003. Tapos, I can't really say na maalam na ako because it's not really a formal goodbye or anything. Nagpaalam lang ako kay Mr. Tuvera when I got the offer for Net 25.
And nagparaya naman siya. Sabi niya, in this day and age, we really have to spread our wings. So he gave me permission and that's why I took the kada umaga off. Ayun. Pero bago yun, hindi ba nag-ano ka rin? Nagparang showbiz news ka sa 24? Oo. Bumalik ka rin ng news. Yeah, bumalik ako ng news pero yun na nga, ginawa na akong entertainment news. Right. So, nag-helicopter, traffic reporter, English Tagalog. Tapos, napunta sa noontime show, napunta sa mga breakfast show, napunta sa news, ng entertainment news. Nagpelikula ka pa! Hi, Rico! Oh, tagal ko ba? Sorry, ha? Oh, it's okay. You are worth waiting for. So sweet. Pelikula, si Tita June yung namilit sa akin noon. Sabi niya, it doesn't hurt to do it, might as well try it out, and I did. And the first movie na nga was Mr. Suave. Oo. Uy, patok yun ah! Oo. Hindi ba patok yung pelikulang yun? But I had nothing to do with that. I'm sure I was just like a dakilang extra there. Oo. And I knew from that time that I'm not meant to be in the movies. I don't like waiting. Ang tagal. Ang tagal ng hintayin. Kasi tayo, we're so used to pak. Ayaw natin ng, di ba? Ayaw natin ng mga moments na wala tayong ginagawa. Correct. So, I'm like, Tita June, I'm sorry. This is not the life for me, I think. Tsaka, awkward eh. Awkward ako mag-act. I can't be anything more than I'm myself, really. So, that's a different field for somebody. At least, nasubukan mo rin. Oh, syempre. You have to at least try it before you say no to it. Correct. Nag-voiceover pa ako ng mga commercials dati when I was on radio. Kasi maliit lang bayad sa radyo eh. So, you needed to earn more. So, pati mga radio ads yan. Doing everything, grabe. Parang dakilang raketera. Yeah. So, lahat ginawa mo. So, masasabi mong sub-sub ka talaga sa yes. Career mo, right? Yes. Oh. Until for a long time, getting married wasn't in the game plan. It was just totally like, not even the back burner. Talagang it was not in my head completely. I was talagang dead set on building the career, and I had no ano naman, parang I was just going with the flow. I'm gonna make the most of whatever comes my way, ganyan. Ah, ganon. Pero hindi pa rin napigilan ang puso, Nax. Oh, syempre kailangan din ng love, oh, kailangan companionship. Oo, di ba? Pero ano tawag dito, nakilala mo na si Mr. Mag, hindi Mr. Maguha, Mr. Mago. Ayan, si Mr. Mago. Parang tanda niya, hindi naman. Ang bata-bata nga tignan ng jowa mo. Si Steve, oo. Si Steve. Yeah. Saan mo nakilala si Steve? I was being set up actually, not with Steve, but with Steve's other friend. Okay. Pero yung friend niya, hindi masyadong madaldal. So nung night na pinakilala siya sa akin, parang like, ba ito nagsasalita? Ano ba naman tong lalaking to? Akala ko ba si Steve ang nag-entertain sa akin? Ah. So, napunta yung interest ko kay Steve, hindi dun sa setup. Ayun! Yun. Eh, si Mr. Steve naman kasi, ano talaga yan? Mabibo! May I buy you a drink? How you doing? Diba? Oh. Tapos flashing his smile at me. Ah, wala na. Ganun lang pala yun. Ganun! Malakas din ang dating. Ayun na, nagtuloy-tuloy na, nabingwit ka na talaga. Also, I guess also the timing. Oo. By the time he arrived, mm-mm, parang medyo happy na ako sa mga pangyayari sa career ko, sa professional life ko. So parang I had it in mind na pwede nang mag-settle down. Oo. Galing ano, how life talagang turns for you, 'di ba? So, ngayon eto, nagbago ngayon ang direksyon. Biglang iniwan ang career. Bakit naman kaya ganon? Pwede naman pagsabayin. O alamin natin ha, yung buhay may asawa ni Pia. Bakit niya kailangang iwan ang karera? Nabuntis ka na, no?